23 sa akin, yung pinaka-tuktok doon. Yung pinaka-tuktok yung binilang ko, boy. Genius. Hindi natin maiwasan. Nandito tayo bumili sa pinaka-tuktok, boy. So, yun lang. Ginawa ko pala ng meme yung sarili ko dito. 328 na yung average ko dito. Tapos naka-all-in, boy. No? 6% ng 1 million, 60,000 yun, boy. Isang motor, pag nag-cut ka. Buti yung mga tong si X. Yun, boy. Ito yung malaking gain pala. So, ito yung example natin. So, 500,000 yung gain natin. So, 1.5M na tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Aki. Minsan ako'y trader. Madalas ako'y tambay. So, sa video na to, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nagawa yung 3 million sa loob ng 5 buwan gamit ang 650,000 pesos. So, i-share ko sa inyo yung aking journey. Nung ano pa to eh, mga trades ko na to 2017 to 2018. So, 2 years ago. Kaya po, yung mga nagbabalak pong mangutang, 2 years ago na po ito. So, sa video na to, hopefully, marami kayong matutunan at ma-motivate ko kayo, especially mga nagsisimula pa lang na mag-trade ng stocks, ano? Kasi medyo duguan ang ating merkado ngayon. Think in terms of utility, guys. Take what you think is useful and discard what is not. Kasi nung dating pinost ko to sa Facebook, maraming nagsasabi, Photoshop, yung mga ganung bagay, ano? So, kaya isa rin yan sa dahilan kung bakit tayo gumawa ng account dito sa eToro. Yan. So, meron tayong ditong publicly traded account. Makikita nyo kung gain or loss, ano yung hawak kong stock or assets. Check nyo lahat yan dito sa MG Fund. So, this is very transparent. As in, lahat-lahat. No? So, yung mga taong trip lagi mag-isip na negatibo, pwede kayong mag-copy na lang sa akin. At yung mga baguhan din na gusto mag-invest sa market nang wala pa silang alam ngayon, zero knowledge, you can open up an eToro and then copy trade nyo na lang ako. Wala mo kayong babayaran kahit na isang using sa akin. Ano? Wala mo kukuha kahit ano sa profit nyo. So, pag nag-profit tayo, sabay-sabay aangat yung portfolio natin. This year, we already have 8.94. Konti na lang, boy. 0.6 na lang. 9 na yan. So, balik tayo sa topic natin. Yeah, so, makikita nyo yung post ko na ito, yung 650,000 to 3 million dito sa website ko ng moneygrowers.ph. Kung baguhan ka rin, you can learn for free. Lagay mo lang email address mo, magkakaroon ka nito, free modules. Kung gusto mo naman mag-aral ng technical analysis, ito yung mga sinasabi mga estudyante ko, meron din akong online course. So, hindi na natin kailangan magkita-kita. Online course lang yan. Hindi tayo magkakahawahan kung anong karamdaman o sakit yung meron tayo. Yan, then every week, meron din tayong session sa Facebook. Palaging nag-update. So, check nyo na lang yan. Pero ang topic natin ngayon, ang focus natin na ito. Kwento ko sa inyo yung aking mga karanasan. Kaya, let's go! Ako nga pala si Aki. Bumibili ako at nagbebenta ng stock. Minsan, nagbibideo rin ako na kunwari nagbabasa ng libro. Para magmukhang matalino. Okay, so dito na natin sisimulan ng ating kwento. Ang alamat ng 3 million. So, ito, papakita ko sa inyo. Nandito naman lahat ng port snaps. Makikita natin yan. So, ang equity value, nagsimula tayo 650,000. 3 million yung ang kanyang kinahinatnan. At yung quote natin dito, winning is easy, but losing is much easier. Mas madaling matalo. Warning, going all in is dangerous to your port. Makikita nyo kasi rito yung risk management ko talaga. All inan yung labanan, boy. So, syempre, nag-mature na tayo. Karami na tayong less. So, na nakuha. Kaya dito sa eToro, alam na natin yung value ng ano ng risk. Kaya hindi man natin papahamak yung mga tao na naka-follow sa atin. Dahil mismong relatives ko, kapatid ko, naka-follow sa akin. So, anyway, tayo. Ito, in the beginning, ito yung portfolio. Meron akong dalawang hawak. This is Annie and APL. Ayan yung mga sikat na stock noon. Throughout this journey, I only use technical analysis with all my trading decisions. So, mahalaga to sa mga nagsisimula pa lang. Kasi malamang mararanasan nyo rin to na papasok kayo sa mga trading group at aasa kayo ng reco or yung recommendation, boy. So, ang gagawin mo kung sino tingin mo pinakamagaling doon, yung guru na palagi nagpost ng kung ano-ano doon pag naglagay ng mga chart at ng stock code, ayun na rin yung bibilin mo. Huwag ganon. Huwag kang papadala sa hype sa mga stock reco. Dapat yung decision mo nanggaling talaga sa'yo. Kasi una-una, pera mo yan. Okay? So, hindi rin ako gumamit ng fundamental analysis at ng mga news dito. So, yun nga. Kung gusto nyo matuto rin ng technical analysis, from me, you can sign up dito sa aking course kung technical analysis made easy na yan. Advertising, boy. So, next, ito yung nangyari. Diba, kanina, Ani tsaka APL. Yan, yung Ani natin, pulahan pa eh. Tapos, APL natin, pula rin, negative 8,000. Nung sumunod, October 3, kumabig tayo, boy. Yung PXP na yung pumalit kay APL. All in, mga nasa 450,000 yung pinasok natin dito. Tapos, nag-gain agad tayo. Yan, okay na yan ha. So, nag-gain tayo ng 99,000 natin. Sisilipin lang natin yung mga trades. So, October 2, mayroon na tayong Ani. So, malamang, kaya ako bumili niyan. Simpleng-simple, yung trade management natin kasi nag-breakout na siya. So, nagkaroon tayo ng breakout at this point of time.
Yan. Kasi makikita naman natin na yung trend is established based on MA. So, check nyo na lang mga previous videos ko. Marami na akong mga tutorials na inilagay dito about technical analysis. No, tsagain nyo na lang. Pag may tsaga, meron nilaga. Magtatagumpay din kayo dito sa trading. So, sumunod, yung PXP natin. So, 650 ko binili. 8 pesos ano, na-picture natin. No? So, 99,000 yan. Ang laki kasi ng nilagay ko, syempre. Yung thinking kasi ng ibang tao, basta maglagay ako ng 10,000 sa account ko, kikita na ako ng million. Hindi ganun. If you want money, you need money. Kailangan mo rin ng malaking kapital. Hindi naman ganun kalaki. Pero malaki na yan. Hindi ganun kalaki, pero malaki na yan. So, bumili tayo niyan. Itong bounce yan. So, kanina, sa ani, bumili tayo ng breakout. Dito, ang ginawa natin, pumosisyon tayo nung tumalbog yung presyo. Yan. Pagtalbog na yan. So, nasalo natin at 650 somewhere in this area, dito sa baba na to. And then, nagbenta tayo 8 or whatever. Yung picture kasi nasa 8 nakalagay. Nag-close pala to, hindi 8. 786 lang yung close. Alam mo, the next day, doon tayo nagbenta. So, anyway, hindi natin elaborate yan. Hindi naman natin nasakyan yan ng hinintay natin hanggang dito. Kasi, hindi naman natin sigurado. Hindi natin alam yan. Ang tawag lang dito, hindsight. Makikita kasi natin na, oy, okay yung trade na to kung nasakyan ko. Kasi tapos na eh. Na-drawing na. Kung in the present moment na nandyan pa lang yung trade na, hindi mo naman alam kung magtutuloy ba yan eh. So, ang magpo-protect sa atin dyan, sa mga uncertainties, kasi nagte-trade tayo at ano lang to, probability game. Tumataas yung chance of winning natin kung meron tayong yan, strategy. So, yung strategy na ginamit natin dito is bounce. Okay, so yan, nagbenta na tayo dyan somewhere. Next day, October 12. Iba na naman yung hawak ko, boy. Talagang trader eh. Noong 2017 kasi, 2018, yan yung mga era na hindi talaga ako tumatayo sa computer. Ayun na talagang addict na addict ako. Wala akong ibang ginawa sa buhay ko kundi mag-aral ng stock, ng chart. At nakadedicate talaga yung oras ko. Nandito lang ako sa computer. Iba yung dedikasyon ko noon. Ang dami ko na rin natutunan. Yun na nga, ito 758 na. Nasa 8 pesos yung average natin. Tapos next natin, nag 699 na naman. So na-wipe yung 50,000 ano. Yan. So ibig sabihin, hindi ko nabenta sa peak, sa pinakatuktok yung PXP. Pa 790 area o somewhere dito. Tapos, ang next na hinawakan natin is IDC at saka itong Jazz. October 19, yung IDC na hawak natin ay umangat na. Binigyan na tayo ng 22,000. Tingnan natin IDC. Nostalgic to mga ano, mga pangyayari na to. Laki ng inangat pala nito. Pero anyway, kasi baka isipin nyo inconsistent yung presyo ng stock versus dito sa port snap ko na to kasi nakalagay 5 pesos to eh. Pero during this time, nasa 2 pesos. Ibig sabihin kasi nito, hindi yung Photoshop ano. Ang ibig sabihin nito, nagkaroon ng stock split itong IDC. Kunwari, itong value nito. Meron akong 35,000 shares at 5 pesos. Market value ko is 200,000. Pag nag-stock split yan, mag-i-split yung presyo ng stock mo. Magiging 2 pesos na lang to. 2 pesos and 50 centavos. Madodoble yung shares mo. So, same value, dumami lang yung shares. Eh, mahirap nga lang balikan to kasi iba yung presyo. Pero tingnan natin, October 12 tayo nagposisyon. Somewhere around this area. So, pumosisyon na agad tayo. Kasi, siguro nakita natin dyan. Previously, meron tayo ditong box. Tapos, nag-form ulit siya ng panibagong box. Yan. So, yung mga trending kasi na stock parang hagdan yan eh. So, tingnan nyo na lang din. Meron akong video about Darvas box. Pagpasok ulit natin ng bull market, maaari nyo gamitin yung strategy na yan. So, in this area, nakabili na tayo, may position na tayo. So, umangat si IDC. So, yung just natin, ala, binitawan na natin to. Nag-cut na tayo. So, importante, kahit investor ka, alam mo yung area kung saan ka magtatapon ng shares mo. Okay, ito, negative 10% na yun, ng position ko. If you have an iron rule na lumagpas na siyang 10%, cut ka na. So, importante matutunan yung skill na yan kahit investor ka pa. Especially, syempre, pag trader ka, cut, cut, cut. Hindi tayo nag-average daw. So, yan yung IDC, naging green na. At yung account value natin, 730,000. Ano? Alos sabay na gumalaw yung ani at saka yung IDC. So, October 27, taas na nila pareha. Check natin. Ito, kasi nagkaroon ulit ng box dito. Parang hagdan, hagdan pala yan. Kasabay niyan si Ani. Ay, hindi, katapos ng October. Baka somewhere dito ako bumili. Kasi ano rin eh, breakout, diba? Nag-breakout din siya dito sa resistance na to. Tapos, katapos ng October. Somewhere, o nandito na tayo sa 11. So, malaki na yung ating nilakbay sa presyo na yan. Sabay silang umangat, kaya umabot na tayo ng 800,000 ngayon. Diba, yung development natin. So, from 650, naging 750, pero hindi natin nabenta ng sagad. Bumalik ng 700. Tapos from 700 to 800. Dito sa stock market kasi, walang guaranteed. Kung titingnan natin yung mga chart ngayon, yan. Kung ako pala ito, makakabili na ako agad dito. No? Tapos, aangat yung pera ko dito. Kwekwentahin mo na agad yan, boy. May mga tao, ganun eh. Okay, kwekwentahin ko na dito. Okay, 120% pala, kayang-kaya ko. I-all-in ko na to.
mali yung ganun. Kasi hindsight na nga lang to eh. Tingin natin madali, nagbibigay tayo ng conclusion based dito sa tapos na na data. Paano yung data ngayon? Ano ba yung susunod na mangyayari? Yan, ano yung susunod na mangyayari? Angat ba yan? Tatalbog ba yan? Diba? So, naglalaro lang tayo ng probability. Again, kailangan natin ng strategy at risk management. Wala ditong guaranteed, okay? There's no such thing as 100%. There's no such thing as guaranteed. Dahil kahit gano'ng kabatikan, darating yung time na magkakaroon ka ng loss. Eh, paano kung hindi ka nakabatikan, wala ka pang strategy? GG ka, boy. So, if you want bigger returns, you have to risk more. But, pag nag-risk ka ng mas malaki, maaring matalo ka ng mas malaki or wipe lahat ng pera mo. That's the truth. Ayaw natin i-sugarcoat yung mga bagay-bagay na, oh, dito sure ball yung pera mo, madali pera. No. So you have to really understand the game. So anyway, balik tayo. Pagpasok ng Nobyembre, binenta na natin si Annie. Again, syempre hindi ko iisipin, oh, sana i-hinold ko na lang. Hindi. Kasi malamang hindi ko ma-i-hold yan kung bumagsak yan dito. Kasi technically, yan, out na yan sa strategy ko. Malamang tinamaan na yung stop loss ko. Hindi ko maalam na aangat yan na ganyan, di ba? Now, balik tayo kay IDC. Oh, iba na ba to? 643. Teka. Ah, iba na to, boy. Ito, 517 yung average price ko. Dito sa part na to, earlier, nagbenta na tayo. Tapos, sumalo na lang ulit tayo dahil bago na yung average price eh. No, 643 na ang taas na masyado nito. More than half ng laman ng portfolio ko yung nilagay natin. 400,000 halos. Ah, mahigit 400,000. So, kumita naman tayo ng 100,000 doon. Malamang dito yan somewhere sa bomba na yan. Yung account natin from 800,000 naging 850. Kung naging 850, malamang hindi ko rin na sell ito sa ganyang presyo. Kasi makikita nyo, 100,000 dapat yung inangat eh. So bumalik lang 750 yan. Sa gap na yan, maraming posibleng mangyari eh. From October 27 to November 6. So noong November 8, GSMI naman yung hawak natin. Nag 900,000 na. No? Baka naibenta natin ng mas mataas yan. GSMI. Ang tagal na kasi yung trade natin eh. Hindi ko na maungkat kung ano yung nangyari. Pero ang naalala na lang natin dito, yung mga lessons na daladala ng mga yan. GSMI. So bumili tayo nito kasi ayan o, ang tagal ng panahon na nagsa-sideways, tapos nag-breakout. Pagkaangat niya, with volume, nag-retrace ng pula, but the next day, nag-green ulit. So, nakisabay tayo dyan. Yan, sumalo tayo somewhere in this area, 20 pesos. At kumita tayo ng, nasa halos 30,000 to. Mataas yung chance na somewhere around this area nakapagbenta tayo. Dahil, noong October 13, nag-negative pala tayo. 874,000 na lang ulit. Nag-negative tayo because of IMI. Nakita nyo, hindi investor yung profile ko. Ngayong linggo na to, iba yung hawak kong stock. So, susunod na linggo, iba yung hawak ko. Bumibili ako ng stock, hindi ko nga alam ano ba yung GSMI. No, anong kumpanya yan. Ang alam ko lang stock code. Hindi ko kilala yung presidente. Hindi ko alam ano yung ginagawa nilang negosyo. Kasi sabi ko sa inyo, ang talagang nagre-rely lang ako dito sa technical analysis sa lahat ng trading decisions ko. Tingnan natin yung trade sa IMI. Ito, ito. Somewhere this area. So, nag-breakout tayo this, sa area na to. At gumagawa siya nitong box ng area na yan. So, nagbe-bet siguro ako. Nagagawa ng another box yan. Pero, malamang, kitang-kita naman natin. 23 pa binili, boy. 23 sakto yung pinaka-tuktok doon ako. Yung pinaka-tuktok yung binilang ko, boy. Genius. No, so, hindi natin maiiwasan. Nakita nyo naman eh. Oh. Hindi natin maiiwasan na dito tayo bumili sa pinaka-tuktok, boy. Bakit doon ako bumili sa mismong tuktok? Malamang napakat tayo nito. So, yun. Ginawa ko pala ng meme yung sarili ko dito. Iyak lang ng very mild. sa stock market, kaya sabi ko lang kasi guaranteed dito. May mga times na matatalo ka. Ang gusto natin, small wins, big wins, small loss, pero ayaw natin ng big loss. Okay, so 20,000, medyo tanggapan ng kalooban natin. Lakatin yan. So anyway, tuloy ang laban. Kapag natatalo ka, syempre, tuloy lang yung laban natin. So next na binili ko is IDC. Nakita nyo, kung papansin nyo kanina, may IDC na ako. Tapos may IDC na naman akong binili noong mga panahon na ito. Kasi ganyan magro-rotate yung pera. Yung mga previous runners na yan, mga super stock na yan, lumipad, di ba? May mapapakinabangan ka pa ulit na play dyan. Ang tawag nila yung mga dead cat bounce. On his way down, pero mga short bounces. So, sumasalo tayo sa mga bounces na yan. At malamang, dito kay IDC, nakasalo rin tayo. 13 pesos na kalagi dito. November 15. Pero again, sabi ko, nagkaroon ng stock split to. Eto, nakasalo tayo ng bounce nito. Alam ko may video ako niyan eh. Yan o, to, behind the trade 2 years ago. Panoorin nyo na lang. Meron tayong mga video niyan. So, 100,000 gains. So, malapit tayo mag-isang million. Pero, ayun, kagaya sabi ko, kung mapapansin yung portfolio ko, hindi siya straight line na ganyan. Ganito itsura o. No, bago siya umangat, marami siyang pagbagsak na naranasan, boys. So, yan ang katotohanan. Tingnan natin ang mga susunod. So, nasakyan natin IDC November 15. Tapos may bago tayong position ng November 23. Bounce din. Kaya 96,000 yung gain.
Malapit na tayo talaga sa ano, bagong posisyon yun. Malamang hindi ko na ibenta to ng mataas. Kasi parang ilan libo lang nadagdag sa akin eh. Diba? Ilan libo lang nadagdag dito po. O maraming losses in between this ano period. Yan. So, pumita ulit tayo ng 96,000. Moving forward, to December na. Yun, umabot na tayo ng 1 million. At yung nagpa 1 million sa atin is itong Tugs. Silipin natin si Tugs. Nakakamiss tong Tugs na to. Parang hindi ko na napapansin na umaangat ito ngayon. Ay, kaya naman. Kasi downtrend pala ito. So si Tugs, December. Papansin ninyo, halos same lang yung mga approaches natin. Pag may gumagawang box, pag nag-breakout na yan, pumibili tayo. 399. So somewhere around this area. Papansin nyo, medyo malayo. Ang ginawa ko dyan is nag-week plating ako kasi pag weak yung plating mo, ito pala yung breakout mo. Pag body yung plating, ito yung breakout. 468 na to, naka-hold tayo December 1. So ito 468, pinicturean lang natin pero nag-close to nasa 430 na lang. Baka hindi ko na naman na cash in yung ating gain na to. Anyway, meron pa tayo isang hawak which is X 100,000 yung naka-allocate, tapos negative siya, no? 390 ang average price dito. Ah, hindi, nag-cut ako. To December 1, silipin na natin si X. Cut pala ako dyan, kaya may loss tayo. Kaya ang sabi ko, part of the game, yung mga stock na matatalo ko talaga. Pero kailangan natin yung ano, bawian. Nagkaroon pala tayo ng ano dito, ng breakdown. Yan. So malamang, sumalo tayo ni X dito, somewhere. Tapos, nag-cut tayo dito. Kasi iba na yung average eh. Mapapansin yung iba yung average. So, pag next natin, 328 na yung average ko dito. Tapos naka-all-in boy! No? Boy, all-in. Wow! Ang natirang buying power natin is 800 pesos. Naka-all-in tayo kay X. December 7. Uy. Wow. Heavy. Ngayon, hindi natin ginagawa yung mga ganyan. Kasi, kanyari, nag-all-in tayo dito. Tight yung cut niyan. Kung magka-cut ako rito, 328. Teka. Ito sa low nito. Pucha boy, 6% overall ng portfolio. 6% ng 1 million, 60,000 yun boy. Isang motor. Pag nag-cut ka. Buti umangatong si X. Yun, boy. Ito yung malaking gain pala. So, naka-all-in kasi eh, yung portfolio na to. So, during this point of time, ang daming portfolio na hawa. So, ito yung lang example natin. So, 500,000 yung gain natin. So, 1.5M na tayo. This is 2017 po, 2018. Kung nagbabalak po kayong mga utang, dapat ginawa nyo na po yan 2 years ago. No? So, 1.6M na tayo dito. Yan, meron pa tayong 140,000 na hindi pa nakukubra. Next natin, puro pula to ah. So December 22, yung 1.6 natin, 1.6 pa rin naman eh. Negative itong mga hawak ko, GSMI, IDC, and ISM. May IDC na naman boy. Parang stock of the year ba yan? So, pumasok yung January 2018, yung 1.6 ko, puro pula pa rin. Apat na yung hawak ko ngayon. And nakikita nyo na hindi ako masyadong all-in ngayon, pero malaki ang hawak natin sa SSI, 400,000. So nag-cut na tayo ng ibang position dito, yung IDC, wala na. Next, from January 4 to January 11, bumagsak yung portfolio natin. Dami sigurong error ng trades ko dyan. Kasi puro pula. Yan, may PNX pula. Dami, namula lahat. Tapos, ayun, NRCP, ito tayo nagkaroon, dito tayo nagkaroon ng gain, pambawi. Meron tayong kahon dito, we have resistance here, tapos nagbibuild siya ng panibagong box. So, pagpasok ng 2018, nagkaroon tayo ng breakout. Nakipag-participate sa breakout, next breakout pa pala. Ang layo na boy. Yan, dito sa breakout na to tayo nakapag-participate. So, yung mga volatile na stock na ganito yung mga sinasakyan talaga natin. Kasi, noon, gaya ng sabi ko, meron akong time para mag-monitor kahit maghapon pa yan. Wala akong ibang ginagawa kundi mag-trade. So, ngayon, medyo hirap na tayo dyan, boy. So, anyway, next natin, January 19, may hawak na tayong NOW. Ito na yung mga telco-telco, nagpaparamdam na. So, paano tayo nakabili ng NOW? Kasi nagkaroon ng breakout na naman dito eh. Nakabili tayo at 328, yung sakto. Pagka alis niya dito sa breakout siguro ng week. Mahilig kasi ako sa week plating, no? Sinasama ko yan. So, 328 nakabili tayo. 800,000 yung nailagay din natin. Alas 50%, no? Ng portfolio. And malamang, may orders pa ako dito na pending kasi iba yung buying power sa actual balance. Kumita na tayo dahil nag-4 agad yan. In one day yan. One day, 172,000. January 25, wala na akong NOW. Ewan ko saan natin nabenta na yan. Lumipad kasi ng matindi yan eh. Pero, ang pagkakatanda ko, hindi ko naman nasakyan yan hanggang dito. Kasi sobrang yaman ko na nun, boy. Kung yung 800,000 ko, dito ko na ibenta, baka ilang million na yan. Somewhere around this area lang nakapagbenta agad tayo dyan. Like I said, hindsight na lang yan. And then, lumipa tayo ng SSI. Yan siguro natin sisilipin lahat ng ito, no?
haba na ng oras natin. SSI, ito, umabot na pala ng 2 million. Ano yung nagpa 2 million sa atin? Ah, yung X ulit. That's itong mga una kong ginawaan, SSI and TBGI. Ang nag-survive is yung X. So, 2 million, baby. So, to, si X na lang yung silipin natin, mga panahon na yan. 436. Dito natin naman nasalo. Ayan. Ang galing kong mag-bounce ng panahon na yun, ha. Nasalo pa natin yung pinaka-ibaba na yung boy. 436. Kaya naman yung low dito. Boy, ang low, 433. So, 3 cents lang yung pagitan. Nakasalo tayo. So, sobrang adik ko kasi mag-trade talaga noon. Wala tayong pinapalagpas na ganyang mga laro. So, next natin. Ito si TBGI naman yung nagbigay sa atin ng malaking gain. 0.44. Ayan, around this area. Dahil nagkaroon siya ng spike volatility, tapos nagkaroon ng breakout dito. So, nakipag-participate tayo, 0.44. And then, na-hold pala natin to. Boy, na-hold hanggang 0.80. Na-hold natin, na-picturean pa natin dito. Sa tutok ng Eiffel Tower. 2.3M na to, boy. Tapos umatras ulit tayo ng 2.1 kasi hindi natin nabenta sa tuktok. Natin nabenta sa tuktok yung TBGI. Pero, like I said, hindsight na lang yan. So, anyway, moving forward. Yan, nakaposition tayo sa Tuxedo 4.71. February 14, yan. Yung iba, nakasulat ng pula. Yung port natin dito, green. Yan. 2.2 ulit tayo, 2.2M. Meron tayong hawak na ATN and Poppy. Natin si ATN at si Poppy. Pagpasok ng February, dito. So, ito yung nilaro natin, ATN and ay, wala ng Poppy. Ano ba yung pangalan? All HC. Kita nyo? Sa loob ng ilang taon, boy, ang dami nang nagbago. Pati yung mga stock code nila, nagbago na rin. 284 yan. Somewhere around this area, tapos dito tayo nakapagbenta. So, sa pagkakatanda ko, si Poppy is si All HC. So, comment down below kung tama ang hula ko. So, next natin, yun. Check nyo to. Yung 2.2M ko, nag-negative. Kasi bumili ako kay Poppy. Ang laki, oh. 1 million yung nilagay ko, boy. All in. All in. 320, tapos bumagsak pa siya ng hanggang 3. So, negative tayo dito noong February 15. O, dun namula. Noong February 14, green. February 15, boy, namula. Tapos, yan. Dire-diretso tayo, 2.6. May Poppy na naman. Kasi, ganun lang eh. Palagi yung tatandaan, ako, pag kumukuha kasi ako ng mga watchlist ko, kung ano yung mga gumagalaw. Ito, yung mga nasa top gainers. Yan. Tapos yung mga nasa top losers. Yan. With volume. Eh, kunyari, ito, ABG, 29K lang yung volume. Hindi ako bumibili niyan. Ito, 2K lang. Hindi ako bumibili niyan. Bibili tayo yung merong liquidity. Kunyari, ito, Euro, 26 million. MAH, 29 million. May liquidity siya, gumagalaw siya. So, volatile and liquid. As a trader, ayun yung goal. As long as, kaya nung stock, yung position na gusto mo makuha. Kaya, makakalabas ka ng buhay. So, ayan, umabot na tayo 2.8 million. Ito yung time na, ano, nagkaroon tayo ng mga telco-telco hype na yan. Si Now, si ISM, ATN, si TBGI. Ayan yung mga, ano eh, dyan umiikot yung pera nun, yung mga panahon na yun. So, every year, may mga ganyang pagkakataon. Naabangan mo lang kung ano yung kwento nung panahon na yun. Nung year na yun. Ngayon, si, ano, Euro. Dahil sa coronavirus. Euromed Laboratories. Ito yung binabomba nila ngayon. Yan. So, ito yung chart niya ngayon. Medyo talagang volatile. Ang laki ng tinaas, ang laki ng binaba. So, marami rin nalugi dito. Pero marami rin kumita ng pera. Tingnan natin ano ba yung mga susunod. MRC. Malapit na tayo sa ano eh. 3 million. Kasi may trade ako dito. Ah, ito, APC. Yan. So, yung video ko na to, hanapin nyo na lang. Stock trading 250k peso. Ito yan. Ito na yung last part. Ito, magkadugtong yan. So, dyan na tayo naging 3 million. So, panoorin mo na lang yung video na yan. Nakalagay na lahat yan dyan. So, umabot na tayo ng 3 million. You have the power to become the best version of yourself. I wish you all the best with your trading journey. May God bless you. So, stock trading is simple, but it's not easy. So, side effects of trading. Ito, ganda to. Side effects of trading include depression, stress, severe chest pain, insomnia, headache, irritability, losing money, and turning into potato. Ang magandahan lang dito, syempre, nasa bahay lang tayo. Ito yung investment na kahit OFW ka, okay lang. As long as may internet ka, makapag-monitor ka ng investment mo. So, mahalaga lang na mag-aral ka. So, kung taong gustong mag-aral, pwede nga kayo dito. This is just free. And meron tayong online course. Yan, punta na lang kayo dito. Trading walkthrough. Basta, ang lagi nyo lang tatandaan, huwag kayo masyado magmamadali. Actually, part of this is luck. Luck talaga. Pero, prepared kasi ako para sa mga opportunity na nag-appear. Di lang naman palaging luck. At sasabihin ko sa inyo, gusto ko siyempre makasabay kayo sa paglago ng fund ko. I-copy nyo na lang ako dito. So, it's free. Wala rin naman akong kikitain na kahit ano galing sa inyo. So, you can check my history. Backtest nyo na lang kung okay sa inyo yung aking risk management. Ayun yung pinaka-importante. So, tingin ko masyado mahaba yung video na to. Kaya, ayun na lang muna yung may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo. At God bless you guys. God bless your trading journey.